Obserbahan nyo po yung jade plant nyo kung matamlay ba sila tingnan, happy ba sila tingnan. So kung hindi sila happy, matamlay sila tingnan, mga kabayan, so may kulang. Binigay natin ang pagmamahal sa kanila pero may kulang, hindi pa sapat. Kaya itudo na natin, mga kabayan nyo. So parang pagmamahal lang din yan. Hi everyone! Welcome back to our channel! Once again, Kabayan Amor po ang plantita ng Australia. So, yan po mga kabayan, ang aking location is Australia. So, nung time mga kabayan, nagbablog ako kung paano magiging bushy ang aking jade plant na ngayon ay bushy na siya. So, dito ako banda nagkakat. Ayan. Kung napapansin nyo yan, so dito ako nagkakat, which is ngayon is mayroon na siyang tatlong rosette na po mga kabayan. So, kung napapansin nyo, nung kinat ko siya, sabi ko sa inyo na dito ko na muna siya itusok pansamantala sa pot din na ito. So, ito na po siya ngayon mga kabayan. Kung mapapansin nyo din po, iba po yung sanga niya. Ayan. Hop, ayan. So, ito po yung pinugot ko from here. So, mayroon na din siyang 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 yung bagong rosette niya mga kabayan. Next, leaf propagation. Leaf propagation mga kabayan is same lang din sa ginagawa natin sa iba nating mga succulents na dapat natin tanggalin yung pinaka bottom na dahon. Wag lang po ito mga ganito, yung mga dry na. So, yung healthy na dahon is iti-twist nyo lang po. So, for example, kukuha tayo dito para makikita nyo. So, dito tayo kukuha mga kabayan. So, iti-twist nyo lang po yan. Ganyan. Just twist. And then, make it sure mga kabayan na very clean yung pagkakuha ninyo ng inyong dahon na wala siyang punit, wala siyang sira, wala siyang, basta wala siyang sira. So, yun po ang pagtatanggal ng dahon para ating ipropagate. And then, nasa sa inyo kung saan nyo siya ipatong. Kasi ako, mayroon akong kumbaga plates talaga na nilalagyan ko sa aking mga dahon na pinopropagate. So, this one is dito lang natin ilalagay. So, gaya nito mga kabayan is may nahulog siya na dahon dito, which is medyo malaki na ang tumutubo sa kanya. So, binubunot ko talaga para makita nyo. So, ayan po mga kabayan. Yan na po ang tubo ng isang dahon ng nahulog lang siya mga kabayan. Ayan, nahulog lang po siya. And then, ganyan na po ang kanyang tubo. So, ibabalik natin ito. Then, mayroon pang, so yung mga dahon na nalalagas, huwag po kayong mag-alala kasi normal lang po yan sa isang jade plant na tumatanda or matagal na. So, like this, mayroon ding dahon dito mga kabayan na nahuhulog. Ayan. Yan po ang leaf propagation ng ating jade plant. Ayan. And then, may isa pang tanong doon mga kabayan. Ang tanong is, gumagamit ba daw ako ng fertilizer sa aking jade plant or sa aking mga succulents? So honestly mga kabayan, I think 5 years na ako sa succulents and cactus pero now lang naman ako nag-active mag-vlog. So sa totoo lang, never akong gumagamit ng fertilizer sa aking mga succulents and cactus. Kahit na po sa aming mga vegetable at fruits, hindi kami gumagamit ng fertilizer. So, kasi mga kabayan, yung soil namin dito na binibili is mayroon nang nakalagay doon sa sako talaga na usually, ang common naman talaga na fertilizer is osmocote. And then, may osmocote ako dito pero never ko pang natry na gamit kasi nung dumating ako dito, yung osmocote is nandito na rin. So, kaya mayroon akong osmocote pero never ko pang natry. So, yan po ang sagot ko. Kung naggagamit ba ko ng fertilizer sa aking mga succulents and cactus, lalo na si jade plant. So, wala akong ginagamit na fertilizer. But, abangan nyo yung vlog ko, ituturo ko sa inyo, kahit hindi ko ginagawa mga kabayan, no,
ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paggamit ng Osmocote kung sakaling gusto nyong gumamit ng Osmocote. So, ibablog ko yan. Hopefully, naka-subscribe kayo sa aking channel at na-click nyo yung bell button para ma-update kayo once na i-upload ko ang vlog na yan about paano gamitin ang Osmocote. So, next, may isa ding comment doon din sa aking Facebook page. Nagtatanong siya kung nilalagyan ko ba or pinapahiran ko ba ng spray or anong cream na ibig niyang sabihin. Kaya daw yung leaves ng aking jade plant is shiny. So, hindi po ako naglalagay ng pampashine po sa aking jade plant. So, normal lang po ang shine nila, mga kabayan. Ganyan lang po ang ano nila. So, wala akong nilagay na pang shine dyan. So, hindi naman sila sapatos para lagyan natin ng shine. Diba? Tawag sapatos ba yung ang tawag dyan? Basta yun, hindi naman sila sapatos para lagyan natin or pahira natin yung dahon nila para magmukha silang shine na shine. So, ano nga ba ang dahilan kung bakit yung jade plant natin is minsan nalalagas ang dahon or minsan nagkaroon ng black spot? Nablog ko na yung black spot eh. So, dito na lang tayo sa ano, pati yung black spot at nalalagas ang dahon, may vlog na ako dyan isa-isa. So, siguro hindi ko nababanggitin. Scroll down lang po kayo kasi mukhang hindi pa yun matagal ang vlog ko na yun. So, ang iano ko lang is, bakit nga ba shiny yung aking jade plant? Yung leaves ng aking jade plants. So, ang isang technique dyan, mga kabayan, kung bakit nagiging shiny ang ating jade plant, mostly, no, jade plants, like this jelly bean robotinctum, this jade plant crassula, shirk air. So, kasi si shirk air is belong din siya sa jade plant. So, ang ano dyan, mga kabayan, kung bakit sila shiny is nabigyan ko sila ng tamang sunlight. So, sunlight exposure lang po ang sekreto dyan para yung ating leaves ng ating jade plants is magiging shiny. So, yan po ang isang technique na ang ating jade plant is magiging healthy, magiging malakas, lalo na yung stem nila. So, malakas yan. So, malalaman mo if yung jade plant mo, mga kabayan, na healthy kapag ang yung sanga-sanga or branch niya, yung kulay niya is magiging brown. Ayan po, magiging brown siya na para siyang wood talaga tingnan, as in. So, healthy po yan. Ayan, ganyan. Healthy po yan siya, mga kabayan, dahil nabigyan ko po sila ng tamang sunlight. So, pag kulang po ng sunlight ang iyong jade plant, malamang matamlay po tingnan ang iyong jade plant. So, obserbahan nyo po yung jade plant nyo kung matamlay ba sila tingnan, happy ba sila tingnan. So, kung hindi sila happy, matamlay sila tingnan, mga kabayan, so may kulang. Binigay natin ang pagmamahal sa kanila pero may kulang, hindi pa sapat. Kaya itudo na natin, mga kabayan. So, parang pagmamahal lang din yan. So, binigay mo na ang lahat pero may kulang, iniwanan ka pa rin. So, ganun. So, binigay mo na ang lahat ng pag-aalaga sa kanya, pag-iiwas sa kanya, pag-save sa kanya na mabuhay mo talaga siya pero may kulang. So, ano ang kulang? Yun ang aalamin mo. By the looks ay yung jade plants, if matamlay siya or unhappy, so may kulang ka pa na hindi nabigay sa iyong jade plant. So, for me is need kasi ni jade plant ng enough sunlight. So, mas favorite ni jade plant ang sunlight for at least lang naman 6 or more hours direct sun ang ibigay nyo sa kanya. So, depende siguro sa temperature ng kainitan nyo dyan. Kasi this one po and this one, mga kabayan, is naka-outdoor shield talaga yan sila. So, pagsikat pa lang ng araw sa morning hanggang sa hapon, hanggang mawala na po ang sun. So, ngayon is, ang oras namin ngayon is 7 o'clock. So, sobrang maano pa yung araw namin. Ayan o, sobrang mainit pa po. So, rain or shine. So, sanayan lang po. And ngayon is nagiging strong na po ang aking
jet plant. One thing lang po mga kabayan, if yung jet plant nyo is matagal na siyang naka-stay sa shaded area or matagal na siyang naka-stay sa indoor, then gusto nyong magiging ganito ang kulay niya na magkaka-red, please lang po huwag nyo pong isabak agad sa full sun kasi 100% sure po magkakaroon po yan ng sunburn. So pag medyo tirik yung araw, idahan-dahan nyo lang pong introduce sa sun kahit 20 minutes and then observahan nyo po din the next day kung okay lang naman, medyo taasan nyo po, 25 minutes ganun, kaka-sunburn po talaga yan. So ayaw kong isisin nyo sa akin na ginawa nyo yung nakikita nyong vlog na ginawa ko. So yun, ginawa nyo and then bakit nagkaganun, nagka-sunburn. And then wag din kayong magmadali mga kabayan kasi may nakita din akong isang comment na sabi niya yung jade plant niya is nilagay niya ng buong araw sa full sun pero bakit hindi nagiging red ang kulay. So kung sa iba pa patient is a virtue, diba? So hindi ko alam kung ano yun sa Bisaya. So ganon, so hindi po yan sa isang araw makukuha niyo agad ang kulay ng ating jade plant na ganito. So parang ano lang din yan, nag-iinom ka, so need mo munang makaubos ng ilang buti ng beer bago ka magiging mistisa yung pagmumukha mo. So ganun din sa ating jade plant na mag-need mo muna siyang ilagay sa arawan. So 3 weeks din, ng months bago siya ma-achieve yung kulay ng inyong jade plant. So yan lang po ang aking paalala sa inyo mga kaibigan. So yun po. Kailangan ng sunlight. Pwede din siya sa indoor, which is nakaharap siya sa bintana niya, nakakasagap po siya ng sun for at least 6 hours lamang po. Kasi pag kulang talaga si jade plant nyo ng sunlight, hindi siya nakasagap ng sunlight, is talagang tatamlay po ang looks ng iyong jade plant mga kabayan. So hopefully may natutunan kayo kahit kunti lang sa vlog na ito mga kabayan. And then thank you so much kung nagustuhan mo ang vlog na ito. Please do consider to subscribe our channel and click that bell button para maging update kayo sa susunod natin na iba vlog next day. So maraming salamat mga kabayan. I stay safe. God bless everyone and bye-bye.